guys, welcome back to my channel, and I'm Ling, I'm Tita Ling, and for today's video, I'm gonna share to you about how to send a package through 7-Eleven iBon machine. So, disclaimer lang po, ito pong sinasabi ko na paghuhulog sa 7-Eleven is, this is Taiwan only. So, dalawang klase po yung paghuhulog sa 7-Eleven. Cash on delivery, tsaka yung pick-up lang siya. Ibig sabihin ng pick-up, pipick-upin mo lang siya na wala ka nang babayaran, pipick-upin mo lang yung items. So, yung COD naman, yun yung cash on delivery. So, ang i-discuss ko ngayon guys, ang i-share ko sa inyo is pick-up lamang. Yan. Up guys, kailangan yung magpipick-up ng parcel na pagsisendan nyo, yung i-instruct nyo po siya guys na magdala siya ng ID. Pwedeng ngayon, kailangan nyo ibigay yung kanyang last 3 digits ng kanyang cellphone number. So, yun din guys, ang isa sa mga hihingin mo sa kanila, yung hulugan mo ng package, mm-hmm. phone number at name nila, kahit yung first name lang. So, pagdating nila dun sa 7-Eleven, yun guys, sasabihin nila yung kanilang last 3 digits ng kanilang na cellphone number. Guys, very important is maghingi po ikaw ng receipt ng 7-Eleven na malapit sa kanya. Kailangan yung receipt na yun galing doon sa branch na malapit sa kanya at alam niya kung saan yun, kasi dun din niya ikiklaim ang package na ipapadala mo sa kanya. Ano po bang purpose ng receipt na to? Ito pong nandito guys, yung number na nandito sa baba. Si code po yan guys ng branch ng 7-Eleven. So, lagay mo na number, doon siya na branch, mahuhulog yung pinadala mo. So, ngayon guys, maghuhulog ako ng package sa isang friend ko. So, samahan niyo ako guys para makita niyo mismo kung paano at ano yung mga pinipindot-pindot ko doon. So let's go guys. To 7-Eleven. Ang iBon machine guys ay naka-Chinese character. So sundan niyo na lang kung ano yung mga pinipindot ko at tandaan niyo na lang kung ano yung mga pinagpipindot ko. So ganyan po ang itsura ng front ng iBon machine. So piliin mong pindutin yung box na yan, yung drawing na box. Ayan, pindot nyo po mga first box. Puro first box yan, I think. Ayan, sunod-sunod. Check, gayahin nyo na lang po. Tapos yan. Tapos first box ulit. And then right box, nakaharap ka sa computer, sa machine. So yung right side mo. So yan, pindutin mo yan, pero labas yung amount. Yan ay mga range ng kung magkano ang value ng package mo. At then yung babayaran mo, and then click yung right, ano, then left, then yung first box ang isusulat mo dyan, sender's name, pero translate mo muna siya yung character para makasulat ka. So ayan, sulat mo na yung sender's name, and then sa baba niya is the sender's number, cellphone number, and then dun sa kabila na box na first box is name naman ng pagpapadalhan, at yung sa baba naman is the number of the receiver. Ayan. So pagkatapos nyan, pipindutin mo uli yung arrow na nasa right side mo. So, ayan na. Ilagay mo naman dyan sa ibabaw lang. Ilalagay mo dyan yung number receipt ng branch ng 7-Eleven. Dyan mo ngayon ilalagay yung number ng receipt. Kung saan 7-Eleven yan madadala. And then, right click. And then, details again ng yung parcel. And then, right click ulit. And then, wait mo lang siya. And then, yun na, lalabas na yung sticker na ilalagay mo doon sa parcel mo. So, pagkatapos, idikit mo na yung sticker at punta ka na sa cashier para magbayad ng SF. At yun na po. So, ayan guys. I hope sana meron kayong natutunan sa video na to. So, sana nakatulong mga naguluhan, sa mga hindi nakagets. Po, huwag po kayong magdalawang isip na mag-comment, magtanong po sa aking comment section para po mag-guide ko kayo kung ano ba yung pinagnaguluhan kayo. So, for now guys, I have to go and see you again on my next video. God bless everyone.